Good day sa mga kapako cyclists dyan. So today ay gagawa tayo ng unboxing video ng mga products from Coospo. So tama ba? Coospo, yeah. So our friends from Coospo sent out their products for us to do product review. But before ko gawin yun, syempre I have to test their products for quite some time muna. But this time, gawa muna tayo ng unboxing video. So first, they reached out to us and sabi nila gusto nilang ipareview sa atin yung BC107 model nila na GPS cycling computer. And then sabi ko, for us to do it, pwede rin ba silang mag-send ng heart rate monitor? So they grant our request. They sent out this one, the H6 heart rate monitor. Syempre, para matest din natin yung mga functionalities kapag nakapag-connect tayo ng mga Bluetooth or ANT Plus compatible devices. So, sino ba si Coospo? They are a Chinese brand that specializes in cycling products, particularly by computers, sensors, and monitors. Itong BC107, if you look on their website, it shows that it's part of their mid-range lineup, no? Kasi I think the high-end model is the BC200. So, simula nung nag-road bike ako, nag-start muna ako sa Cat Eye. May mga wheel sensor pa, may mga magnets. Then, I upgraded to the GPS head units. I was able to use sauce. Right now, gamit natin Majin. And sa ngayon, we will test this one out. So again, BC107. So ito yung packaging niya. Very simple yet very elegant. No? So it comes with a matte finish na box. Pero hindi naman yun yung important. But what's inside? No? So yan. Ito yung model. Then ito yung functionalities. Then sa side ng box, makikita mo dito na meron siyang logo ng Bluetooth compatible. So kapag mag-upload ka sa Strava or sa any cycling application, you can connect your smartphones dito. And I think they also have a specific app for us to use, no? The Coospo Ride app. I haven't downloaded it yet, but pag gagamitin na natin, syempre download natin siya. So they also have ANT Plus power. So ito yung game changer talaga pagdating sa mga head unit, no? Yung nakakabasa ng mga power meter or power sensors. Then lap mode, pwedeng-pwede mo siyang gawin. Then the storage, it comes with up to 80 hours storage, so which is quite masyado mahaba na rin yun for this particular device. I think yung other devices can only give you up to 60 hours storage, no, ng ride. Then yung dedicated app support nila, later on papakita ko rin siguro yung app via screenshot pagka na-download ko na. Then altitude, makikita mo dyan yung elevation gain mo, elevation loss, and yung current altitude natin. Then the battery life, up to 28 hours continuous riding. So masyadong matagal na rin yan bago malobat, di ba? Then it's also IP67, so if you're riding on under the rain or medyo may splash ng mga tubig pag natatapunan ng mga bottled waters natin, walang problema dyan kasi it's IP67 rated. Then ito, very interesting to, yung dual GPS mode natin. Mamaya papakita ko rin sa inyo and explain ko sa inyo. And then it has auto backlight pagka nade-detect niya na yung oras. Kasi parang because of the GPS, malalaman na rin niya yung oras. And mag-on yung ilaw automatically depending on the sunset, and mamamatay yung ilaw depending on the sunrise every day. Sa likod yan, parang explanation nung BC107. Then ito, GPS and Beidou dual positioning. So GPS kasi, I think this is a satellite, came from US, and ito yung most common ginagamit natin na satellite sa mga phone and some other smart devices. But right now they're also using Beidou, tama ba? Beidou dual positioning. So ito naman, I think China launched their own satellite, and it has proven to be more accurate than GPS. So may plus minus 10 meters yung GPS, but this one parang
5 meters plus minus 5 meters accurate. So, mas accurate talaga yung makukuha mong location pagka ito yung ginamit natin. And, good thing yun sa atin, lalo na sa Asian countries, kasi mas malapit yung mga satellites natin kung nasan tayo, di ba? And, for sure, mas malakas yung signal and mas mabilis makakahanap ng GPS, no? Then, auto backlight and time calibration, depending dun sa satellite na makukuha niyang signal. Then, ayun, set the bike computer through Coospo Ride app. Then, UnPlus sensors compatibility. So, tatlo lang naman yan, kung hindi ako nagkakamali. We have heart rate monitor. We also have speed sensor. Kung nag-ride kayo indoors, kabitan nyo lang ng sensors sa mga wheel sets nyo. Pwede na to. And then, power meter or cadence sensor. So, usually yung tatlong yun lang naman na kinoconnect via UnPlus. And usually, pag may power meter ka naman, it also has a built-in cadence sensor na. Pero if you have cadence, syempre, obviously, wala siyang power meter. And very good din tong product na pinadala nila kasi I'm using a power meter. So, alam nyo naman na meron tayong 4i na ginagamit na naka-105, diba? So, very very good tong product na to kasi nga meron siyang power, mababasa niya yung watts na ginagamit natin whenever we ride our bike, no? So and siya, yan yung box, paikot, then wala naman sa gilid, then ito yung ilalim, tapos yun yung harap. So it says it's all about passion. So tara, i-unbox na muna natin to, tapos later ito namang heart rate monitor. So yan, open na natin yung box. Wala akong pang ano dito eh. Pero madali lang naman siya. Aray. So, ito yung box. Ito na gawin natin. Ano bang laman niya? Actually, hindi ko pa talaga siya binuksan ngayon pa lang nung dumating. Kahapon siya dumating, kaya lang ngayon lang ako nagkaroon ng time na i-open siya. So, wow! Ganda ah. Nice. Yan siya. So, ito yung kasama niya sa package. Tanggalin na muna natin to. Ito naman ang laman niya. If you look at it, wala na siyang laman. So, tabi muna natin to. So, yan. Of course, yung mismong unit, ito siya. Tapos, yung instructions manual. So, sabi ng kausap ko from Coospo, eh, basahin ko rin yung manual. Lalo na pagdating sa GPS accuracy. Sige, we'll figure this one out. Pero for the benefit of you guys, I have to find it myself na lang. Figure out ko by myself. Then explain ko in layman's term paano siya gamitin. Yeah. Then also it comes with a set of mounting. So buksan natin siya. Yes, ha? Ito yung mount niya. So, yan, holder. Then, they also have O-rings. And, yeah, marami pang O-rings. Ayan. Tapos, it comes with a small Allen key para dito kung ito yung gagamitin natin na holder for the bike computer. Pero, siguro yun na lang muna gagamitin ko kasi I have my own naman. Pero, it comes with a package na you don't have to buy extra. So, ayan, maraming O-rings. Depende kung saan mo siya ilalagay. Minsan kasi may mga user na mas preferred nila yung bike computer nila ay nasa tawag dito, nasa stem, pero ako mas gusto ko extended siya. So then, yeah. And looking at it, buksan na nga natin. Very interesting. Very interesting packaging. So yan, ito na siya. Ganda ng color din niya, black. Ayan. Nice, nice. So sabi dun, tabi na muna natin to. Hindi kailangan. So ito siya, matte finish yung casing niya, and mukhang it looks secured talaga kahit na mabasa siya. Ayan o, parang sobrang sealed niya. And I believe that the mounting system nito is looks like it's Garmin mount din. So, wala namang issues. Most bike computer holders
can accommodate this type of mounting. Then, ito yung charging cable niya. So, yung charger niya is still mini USB. So, ito. Mini USB pa rin yung charger niya. And, so, for me, okay lang naman siya. Pero, it can be improved by using Type-C. No? Pero, siguro for the benefit of the price, kasi I also works for a technology company, no? Medyo mas mahal or expensive yung device mo if you're going to use a Type-C connector chargers. So, I think to cut down the cost of this device, USB. I think wala naman problema dun kasi pagta-transfer mo naman ng mga information and data is via wireless. So, it's purely for charging. So, I don't think there will be an issue on that one. And I think mas maganda yung interface niya looking at the ano, pero tanggalin na natin to. Okay. Ayan siya. So, ang ganda rin ha. Kasi, yung mga buttons niya is parang medyo nasa ibabaw. Kasi there are some, ano eh, there are some bike computers na nandito sa ilalim, like yung Majin ko. So, I find it inaccessible, lalo na kapag medyo intense yung training rides na ginagawa mo that you have to look for the other pages. But this one, very accessible siya, nasa harap lahat siya. So ito yung power button, pause, start, or stop, then yung settings. Pero hindi ko pa siya ma-open kasi kailangan pa siyang i-charge. But ito yung ano, ito yung BC107. I'm excited, I'm really excited to try this one. So next natin buksan is yung H6 na heart rate monitor. Habang chine-charge natin yung BC107, i-open din naman natin tong H6 heart rate monitor. I think meron silang two types ng heart rate monitor. Yung isa yung armband, and this one naman is I think chest mount to. So, kasi pagka band, heart rate band, nakalagay dyan band, syempre. Diba? So, yan. Ganyan din yung packaging. It's all about passion. And, basahin natin sides. Real-time heart rate, calories calculated, app compatible, IP67 din siya. Siyempre, mas kailangan nito na IP67 kasi susuotin mo siya under or sa chest mo and nagpapawis tayo. So, kailangan yung rate niya is at least IP67. So, yan. Bluetooth and Unplus compatible. Pwede mo rin siyang i-connect sa mga sport watches mo, fitness equipments, and other smartphones. Yeah. Actually, ano rin ako eh, curious din ako sa heart rate, ano, training. Kasi, for a very long time, I'm just using a power meter. And sabi nila, mas better yung power meter kasi, real time yung makikita mong data. Unlike sa heart rate, maraming factors kang kailangan i-consider. Like, pag nagkape ka, kahit hindi ka naman pagod, tataas talaga yung heart rate mo. Pero for the power meter, kumbaga, absolute value talaga yung makukuha mo. But, I'm not saying na it's not good to, you know, to have a heart rate. Para lang din mag-gauge mo yung how, tawag ito, ano yung in-exert mo na effort and are you pushing too much sa heart mo. Kasi power meter, yes, connected siya sa health mo, pero minsan, like for example, magme-maintain ka ng 250 watts for ilang kilometers. Sabihin natin kaya ng legs mo, ng binti mo, ng oxygen mo, pero baka mamaya sumusobrang taas na nung ano mo, nung heart rate mo, eh hindi rin ganun kaganda. Kaya ideal din talaga na may power meter ka at saka heart rate monitor at the same time. So yun, dami kong sabi, no? Anyway, ayan siya. First time po magkaka-heart rate talaga. Wala rin akong smartwatch. Ayun, ang watch ko lang parang analog. So yan. Ito yung heart rate sensor natin. Tapos it comes with a strap. The chest mount. I'm not sure lang ano yung ano nito. Ano yung battery na kasama. Yan. Wala namang na nasa box. Aside sa user manual, of course. Tabi na muna natin ito. So yan. Basahin ko rin itong user manual pero hindi ko na ilalagay dito sa video. I just have to find it myself. Anyway, unboxing lang naman to. So, let's try to get the heart rate. Ayaw matanggal ah. Why? Yun. Ah, yung battery niya is pang relo. Okay, okay. Got it. Wala ba tayo? Open natin. So, very simple lang yung ano niya, heart rate sensor niya.
kung may battery na ba ito. Parang may ulap eh. Ah, meron ba? Yeah, I think meron na ba ito. Tignan natin. Hindi ko sure eh. I think, oh yeah, may battery na yun. Na cell. Not sure kung kita nyo. Meron na nga siya. So, close lang natin. Hindi ko lang sure how long it will last yung battery. Kasi sa power meter ko, medyo matagal naman. Siguro like every half of the year, papalit ako ng battery. Hindi kasi siya yung power meter na naka USB or Type-C yung charging option. Instead, mga nakaganto yung cell na battery. So, ito yung heart rate chest mount. Ayun, igaganto mo lang siya. I have to figure it out pa kung paano kasi nga first time kong gumamit nito, so tigas. Pero yeah, that's how it looks like. Ayun. Okay. So yun, we're going to test these products in the next coming weeks and months, and let's see how it goes. Ano mangyayari dito sa produkto na to? Ito test natin. Then after quite some time, after few rides, hindi lang few, i-abuse muna natin siya before tayo gumawa ng honest review. And I hope na nagustuhan nyo tong video na to, and kung susubaybayan nyo yung series na tong pagre-review natin, just wait for a couple of months siguro before we can release a final verdict na tong Coospo. Again, Coospo family, maraming salamat sa tiwala, and hope to collaborate more with you guys sa mga new and upcoming products natin. So, thank you so much guys, and sorry pala, medyo bare lang tong video na to kasi something came up dun sa ginagamit kong video editing laptop ko, and hindi ko pa siya magamit, hindi ko pa maayos. So, video muna tayo using phone and pag-edit sa phone din. Thank you guys, and namiss ko mag-vlog ng ganito. Maraming salamat sa support. Have a good day. Peace.